Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan naman, no? At magkwekwentuhan na naman tayo, no? And kasama na naman natin si Superman at si Batman. And yun, dahil wala akong kasama ngayon, so bear with me. And yun, pag-uusapan natin ngayon, mga daddy cool, mommy cool, no, is yung pagpapagamit ng gadget sa mga bata. No, yan. Ito, isang ano to, isang malaking dapat na pag-usapan, no, yung pagpapagamit mo ng cellphone, tablet, PSP, PlayStation sa mga bata, no? Especially sa mga isang taon, dalawang taon, tatlong taon, no? So yun, ang unang-unang tanong dyan, bakit nga ba, no, pinapagamit natin ng gadget ang mga bata? Syempre sa modern age natin yan, no? So naghanap na yung mga high-tech, no, high-tech na cellphone, high-tech na computer, high-tech na something na wala naman doon nung panahon natin nung 90s, no. And as may I have said, no, na nabuhay naman tayo ng masaya, matiwasay, no. At okay naman, 'di ba, dati na wala namang mga ganito. But then again, napansin ko lang in the modern world ngayon, no, so parang naging pabata na ng pabata yung mga gumagamit ng mga gadgets, especially mga cellphone, di ba, at may internet, di ba, mga gandang quality video games laro na dati sa mga matataas na computer mo na makikita, pero ngayon nasa cellphone na. And it's very handy, portable, di ba? So yun nga. So bakit nga ba? Unang-unang ano diyan, no? Unang-unang dahilan diyan is para hindi maggulo ang bata. 'Di ba? Kumbaga sa panahon ngayon kasi, tamad nang magsaway ang mga bata, Hindi tulad ng mga panahon ng mga lolo-lola natin, 'di ba? Kurot talaga. 'Di ba? Talagang palo at kung ano man, 'di ba? So ngayon kasi, pag ang bata binigyan mo ng cellphone, talagang wala, hindi na yung magsasalita, no? Wala ka ng kibit ano diyan, lalo na yung napapansin ko, no, lalo, especially kapag nasa simbahan, siyempre mga bata takbo ng takbo. Ba ganyan tayo yung mga batang 90s diyan, 'di ba? Kaway-kaway. No, mga 90s tayo, wala tayong ginawa sa simbahan kundi maglaro, tumakbo, 'di ba? Ganyan kasi siyempre wala pang ano. So ang ending noon ay nakukurot tayo, napapalo tayo. Pero ngayon napansin ko, kapag nagsisimba kami, no, marami akong nakikita mga magulang na yung anak nila para lang hindi magtatakbo o para lang hindi maulit, ibinibigay ng cellphone. 'Di ba? Exactly the point na hindi ko maintindihan kung bakit takot ka na pagalitan yung anak mo, or ewan ko kung ayaw mo lang talagang mawala o magtatakbo yung anak mo doon. Pero as for me, ikaw yung magulang, di ba? You see to it na dapat hindi siya lalayo sa'yo, di ba? Or kung lumayo lang siya, lumayo man siya, hindi siya makinig sa mga sinasabi mo, di ba? Ikaw yung may power over the child, di ba? Pwede mo siyang pagalitan, di ba? It's a natural way. Kapag matigas yung ulo ng anak mo, di ba, dapat pagalitan mo, di ba? Sawayin mo, pagsabihan mo, di ba? You don't have to give them something na mag-take away sa kung ano man yung itinuturo mo sa kanya. Which is, sa simbahan, siyempre, gusto mo matuto siya kung paano magdasal, correct? Diba? And then, bibigyan mo ng gadget, paano siya magdadasal? Diba? Paano siya matututong magsimba?
paano niya siya matututong pansinin kung ano man sinasabi ng pare? Kung ang focus niya ay doon lang sa pagsiselfon. Di ba? Yung natatanda ko kasi dati, pag nagsisimba, di ba? Pinapatahimik ako ng lola ko. Di ba? Patahimik ka lang. Ay, puko dyan. Pakinig ka na sa pare. Para may maano ka. Magpunan ka. Pakinig ka na sa pare. Yung mga ganong tipo. Di ba? Pero sa nakikita ko ngayon is kahit yung mismong magulang ay nagsiselfone din sa loob ng simbahan kung yemas na yan. Di ba? Meron pa akong isang nakita doon, no? Na yung anak nakikinig sa pare. Titingnan yung pare. Yung mga magulang, yung bata, nanay, tatay, ah, nagsiselfone. Di ba? At buti sana, no? Medyo siguro maiintindihan ko pa kung tawag ng trabaho. Di ba? May malay mo, mga manager tong mga to, di ba? Eh pag silip ko, Facebook ang tinitingnan. Di ba? Nag-hashtag at the moment. Punyetang yan. Di ba? Yun ba ang gusto mong ipakita sa mga anak mo? Di ba? Yun ba? Bigay mo. Di ba? Yung para mapatahimik mo lang yung anak mo, ibibigyan mo siya ng gadget. Diba? Kung buti sana, kung ang ginagawa niya ay educational, eh hindi rin naman, naglalaro lang naman. Diba? Ako, I'm really guilty about this. No? Kasi kung minsan din naman kasi, lalo na ngayon si Baby Motmot, no? Parang nagumaling siya sa panonood ng mga dinosaur, puchang nga. At ito pa, nasabihin ko lang sa inyo, share ko lang, no? Alam niya kung saan bubuksan ang YouTube sa cellphone ko. No? Kabisado niya kung paano gagawin. Yan. No? Basta naka-open lang yung internet, dire-diretso na yun. Alam niya na. Kahit paulit-ulit pa yung panonood niya ng dinosaur sa YouTube. Diba? But what my point is, di ba? It's not, hindi ko naman sinasabi na pagbawalan nyo eh. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na huwag nyo silang pa-experiencing gumamit ng cellphone or kung ano mang gadget. It is just that, don't use it para lang i-discipline sila. You feel me? No? Huwag nyong gamitin yung gadget para mapatahimik sila or mapasunod sila sa something na gusto nyong mangyari sa kanila. Diba? This is the moment na dapat ini-empower nyo yung pagiging magulang nyo. Diba? Hindi yung gadget yung kukontrol sa mga anak nyo. Gets mo? Diba? Gets mo? Yung tipong sasabihin mong hindi ka pwede maglaro, ay hindi ka makakagamit ng cellphone kapag hindi ka naglinis. Diba? Hindi ka makakagamit ng cellphone kapag hindi ka muna tapos yung assignment mo. Diba? Which is, ewan ko dati, ganun din naman yung, pero, nandun ka na sa point na yun. Diba? You have to empower na dapat sabihin mo na, yun yung assignment na yan. Diba? Tapos. Wala kang, para kasi at that point na pag sinabi mong hindi ka makagamit ng ganito, hindi ka makagamit ng ganyan, kapag may gusto kong pagawa, it's a form of promise eh. Diba? And then syempre, pipilitin naman anak mo na gawin kung ano man yung pinapagawa mo dahil gusto niya maglaro. Gusto niyang gumamit ng gadget, which is, ewan, it's not effective na pangdisiplina sa anak mo. Kumbaga, binabribe mo sila eh. Diba? Tapos, meron pa na kapag nakakuha ka ng gandong score, bibilang kita ng iPad, bibilang kita ng cellphone, bibilang kita ng PlayStation. Diba? They're not doing the stuffs just to improve themselves, but to get what they want, which is the gadgets. Diba? Which is, hindi naman siya nakakatulong. At, I mean, I know, sa mga edad natin, alam natin to eh, 90s, batang yan, yung mga
mga magulang na ngayong era, di ba? Nabuhay tayo ng walang gadget, kailan lang naman yun eh. Di ba nitong 2000 something, wala pa eh. Parang mga 2006 lang nagsimula yung mga gadget-gadget na yun eh. Di ba? Nag-evolve lang nang nag-evolve. 2010, hanggang ngayon 2020, gaganda na ng mga specs ng cellphone. Mga gadget, cellphone, tablet. Di ba? PlayStation. No? But we all lived a happy life. Di ba? To the point na yung mga bata ngayon, dahil nga mas nakatutok na sa mga gadgets, hindi na marunong ng social, ano, social interaction. Di ba? Yung mga bata ngayon, putya, ito, dami ko nakikita ganito eh. Kikita-kita sila, isang lugar. No, tatambay sila sa isang lugar, and then ang gagawin lang, magkakawa cellphone, Mobile Legends, Dota, ewan ko, punyeta. Di ba? So, pinagtataka, what's the point na nagkita-kita kayo? No? Magkikita-kita kayo sa isang lugar, sa mall. Minsan, sa mall, may mga nakikita kong ganda sa food court. Putik magkakatabi, yung isang table, nakapaikot, tapos nakaharap sa cellphone. Di ba? So, yun lang. Anong sense ng nagkita-kita kayo? Di ba? Kung magkakaharap lang din kayo sa cellphone, bakit hindi na lang kayo tumambay sa bahay nyo? Diba? Nabawasan pa yung pamasahing binigay sa inyo ng nanay nyo. Imbis na pinangkain nyo na lang, namasahe pa kayo. Siyempre, kakain pa kayo. Diba? Binigyan pa kayo ng nanay nyo kasi sabi mo, may gantong ganyan, may gantong ganyan. Mga palusot eh, no? Palusot.com natin yan eh. Diba? May special project, kailangan magkita-kita. Yung pala, magkipagkita lang sa clan, sa Mobile Legends. Sa clan nila, sa Dota. Ewan ko, hindi Dota. Parang hindi ko naman na ano yung Dota. Tinry ko yun, pero parang hindi naman ako na ano. Pati Mobile Legends, nilaro ko din. Siguro mga level ano lang ako doon. Level 9 lang. Tapos tinigil ko na kasi, I'm bored of that. But, well, yung mga kabataan nyo, kahit yung mga may ano, mga 30, 40, galaro ng mga Mobile Legends eh, diba? But the point is, diba? Pabata na lang pabata yung mga naglalaro ng ganito. Mga na nahuhumaling sa mga gadget. Diba? And for us, mga mommy call, daddy call, we have to look for this. Diba? We have to see to it na hindi iikot ang mundo ng mga anak natin sa gadgets. Pwede mo silang pagbigyan, no? Once or twice or thrice or kung ilang oras man. But you have to empower na dapat itong quality time natin, you have to think of something na dapat yung attention nila sa inyo, hindi sa gadget. Di ba? Siyempre, meron kong trabaho and hindi mo rin naman ako, I'm guilty of that. Kung minsan, naglalaro ko yung si Baby Motmot ng gadget dahil nga, siyempre, pahinga, tulog naman, di ba? Pero I see to it na yung oras ng paglalaro niya ay hindi naman ganun kahaba. Di ba? So, yun, mga tropa ko, mga mommy call, daddy call, no? Gadget is for fun, no? Nowadays, meron naman mga laro na educational para sa mga anak nyo, but say to it na you give time to them. Diba? Baka dumating yung panahon na nag-uusap na lang kayo sa Facebook, sa internet, no? Bible, doon na lang. Hindi na lumalabas yung anak nyo dahil walang ginawa kundi maglaro na maglaro sa gadget nila. Diba? Quality time is yung real quality time. Diba? Hindi yung lalabas kayong pamilya tapos lahat kayo nakatutok sa cellphone. Diba? Ang dami kong nakikitang ganyan sa mall. Yung lalabas buong pamilya kakain. Tapos habang naghihintay ng pagkain, imbis na magkwentuhan,
nakatutok sa cellphone, nag-update yung status sa Facebook, tapos hashtag happy family. Diba? So, huwag natin lukuhin yung mga sarili natin. So, mga daddy cool, mga mommy cool, hanggat kaya, hanggat kinakailangan, no? Ilimit natin yung paggamit ng gadget ng mga anak natin. Dahil some other time, pagsisisigan din natin yun. Diba? So, yun. And yun, thanks for watching for today's video, and I hope na may napulot kayo sa mga pinagsasabi ko ngayon. So, we'll talk lang tayo, mga tropa ko, no? Kasi medyo nakita ko na nangingibabaw na ang gadget over sa ating mga magulang. No? So, let's i-ano natin, English kasi ng English, ipakita natin na kaya nating mabuhay nung walang gadget, and we may have made that for a while. No? So, yun. Kasi, nasasanay naman yun eh, kung paano natin tuturuan yung mga anak natin. And the gadgets should not be the one to teach them. It is us, the parents. Diba? No? Thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, comment, and subscribe na kayo sa aking channel para sa mga yan, pipilitin natin mag daily vlogs ulit, no? And we hope na to hit 2 million subscribers within this 2020, and yan, 2 million subscribers for this 2020, yan, no? So yun, thanks for watching, and see you ulit sa mga makabuluhang issue. Tatalakayin natin, and see you when I see you, and bye-bye. Himbo! Batman naman. You know.